Kinwestiyon ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang presensya ni dating anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor sa isa sa mga pulong ng mga opisyal ng Metropolitan Manila Development Authority kamakailan. Sa kanyang Facebook post, nagbabala si JPE sa mga hayagang pagpapakita ng pagmamataas sa kapangyarihan ng mga taong kilalang malapit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi pa nito na bilang punong tagapayo ng Pangulo, obligasyon niyang protektahan ito laban sa mga posibleng magsamantala sa kanyang kabutihan. Sinabi naman ni Defensor na nakausap at nakapagpaliwanag na siya kay Enrile kaugnay sa isyu. Naanyayahan lamang umano siya ni Acting Chairman Carlo Di Mayuga sa naturang pulong upang tumulong sa mga ginagawang paghahanda para sa pagbubukas ng klase. Nilinaw rin niya na hindi siya opisyal o consultant ng MMDA dahil labag ito sa one-year ban. Si Defensor ay tumakbo bilang mayor ng Quezon City noong May 9, 2022 elections, ngunit natalo. Hindi rin anya siya nag-oopisina sa MMDA o tumatanggap ng kahit anong halaga kapalit ng pagtulong sa administrasyon at ang lahat ng ito ay maayos niyang naipaliwanag kay Enrile. Dinipensahan din ni Engineer Di Mayuga ang kaibigan at sinabing bumisita lamang ito sa kanya kaya hiningaan na rin niya ng payo dahil sa lawak na rin ang karanasan ni Defensor sa government service. Ako naman po, bago pa lang po dito sa MMDA, and nature ko po kasi yun magtanong sa mga kaibigan, humingi po ng advice, kung ano po yung mga naiisip nila pa, para mas mapaganda. Si Secretary Mike is a good friend, and I just ask for his advice, yun lang po. Sa kabila ng issue, tiniyak ni Defensor na handa siyang tulungan ng Pangulo at ang administrasyon nito sa abot ng kanyang makakaya kahit wala siyang posisyon sa gobyerno. Joannano, Yuban TV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.